Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
ayos ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakinaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming mais sa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng bantay sa templo at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapinunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat
at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwin ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Kami ay iligtas. Tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Nang lubos purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Nathanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro,
mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaan karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Happy Easter! Palakpakan natin ang ating Panginoong muling nabuhay. Malakas na palakpak sa buhay na poong Jesus Nazareno. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! Aba, baka akala ho ninyo, tapos na ang Easter Sunday, tapos na ang Easter. Mali po, tayo po ay nasa unang linggo pa lamang ng Easter season. Ang tawag natin sa linggong ito, 8 araw ay octave of Easter, oktaba. 8 araw nating sasariwain ang muling pagkabuhay ni Kristo. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Baliwala ang Pasko ng pagsilang kung walang Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi sapat ang isang araw lamang. Kaya meron tayong tinatawag na octave of Easter. 8 araw. Kakantahin natin ng papuri sa Diyos. Sapagkat ito ang pinakamahalagang yugto sa buhay nating mga Kristiyano. Ang tagumpay ni Kristo, ang tagumpay ng poong Nazareno ay tagumpay nating mga sumusunod at naniniwala sa Kanya. Ito ang panghawakan mo. Lalo na kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, nanlulupaypay ka na, parang pinapatay ka na ng mga problema, parang pinapatay ka na ng mga pagsubok, huwag kang bibitaw at aayaw dahil may Kristong muling nabuhay. Yun din ang naghihintay sa iyo kung mananatili kang tapat sa Kanya. Napakahalaga po, mga kapatid, ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya 8 araw ito para ipaalala sa atin, kasi tayong mga tao, natural sa atin, mabilis tayong makalimot.
mabilis tayong makalimot. Tanungin mo yung katabi mo, may nakalimutan ka ba? May nakalimutan ka ba? Tayong mga Pilipino, mabilis tayo, mga tao, mabilis tayong makalimot. May isang commercial kanina nakita ko, nakalimutan na niya, ano bang password ko? Nakakailang palit ka na ng password sa cellphone mo dahil nakakalimutan mo lagi. Ano bang gagawin ko? Paikot-ikot ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung naisarado mo ba, nailock mo ba. Marami tayong nakakalimutan. Nakakalimutang bagay, nakakalimutang tao, nakakalimutang gamit. At ang paborito mong kinakalimutan, utang. Yan ang paborito mong kinakalimutan. Buti na lang, yung mga matatanda ko minsan, kahit may edad na, ang talas ng isipan. Samantalang yung iba, ang bata-bata mo pa, makakalimutin ka na. Kaya nagagalit yung matatanda eh. Ang bata-bata mo pa, nakakalimutan mo na. May mga matatandang kahit may edad na, ang talas ng isipan. Parang mga alagad, parang mga kaibigan ni Jesus. Kaya nitong nagdaang araw, mga kapatid, mapapansin po ninyo, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Bakit? Ang mga alagad ni Kristo, parang tayo. Ang bilis nilang nakalimot. Pagkatapos mamatay ni Kristo, nung siya ay nawala sa libingan, anong akala ng mga alagad? Wala na. Kawawa na naman tayo. Kaya ano ang sabi ni Pedro sa ebanghelyo natin? Mangingisda ako. Para bang sa lingwahe natin sabi niya, back to normal. Balik na lang ako sa dati ko. Eh nawala na yung pinili ko eh. Akala ko siya na, nawala pa. Balik na lang ako sa dati. Kaya mangingisda na lang daw siya. Ganyan tayo minsan. Pag tayo ay dumadaan ulit sa pagsubok, pag tayo ay minsang nahihirapan ulit, nakakalimutan mo na lahat. Nakakalimutan mo na kung paano ka tinulungan ng Diyos, kung paano ka binigyan ng Diyos, kung paano ka niligtas ng Diyos. Nung naubos na, nung nawalan ka na, nung nawala na sila sa iyo, akala mo, kawawa ka na naman. Kaya dati-dati, natuto ka ng magpapayat. Ngayon, tingnan mo ginagawa mo sa sarili mo. Nakaya mo na eh. Ngayong nagkakaproblema ka na naman, may pagsubok na naman, nagsosolo ka na naman, kain ka na naman ng kain. Dati-dati, nagawa mo ng maglinis ng kwarto mo, ng bahay mo. E nung nagka-problema ka, nag-away kayo, natanggal ka, naunahan ka ng iba, e di, nasa kawalan ka na naman. Hindi ka na naman makapaglinis ng bahay. Nawalan ka na naman sa wisyo. Bumabalik ka na naman sa dating magulo, pangit, at masama. Pero mga kapatid, ito ang good news. Tulad ng ginawang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, nagpakita si Jesus hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses. Sa ebanghelyo natin ngayon, pangatlong beses siyang nagpakita. Ano ang ibig sabihin nito? Paulit-ulit na ipinapaalala ni Kristo sa kanyang mga alagad na hindi kayo natalo, na hindi ko kayo iniwan. Paulit-ulit siyang nagpakita hanggang sa sila ay maniwala na. Kaya sa pagpapakita ni Kristo, nung una, hindi sila kagad naniwala. Sa ebanghelyo natin ngayon, ano ang ginawa ni Kristo? Tinanong niya ang kanyang mga alagad, may nahuli ba kayo? Wala. Sabi ni Kristo, doon sa bandang kanan, marami kayong mahuhuli.
Biglang nag-flashback sa isip ni Pedro. Kaya ano ang sabi nila? Ang Panginoon ito. Ito ang ipinapaalala sa iyo ng Diyos. Kung paano kanya tinulungan noon, kung paano kanya pinaginhawa, kung paano kanya binago, kaya niyang ulit-ulitin yan para sa iyo. Kaya kumalma ka. Kapag may dumadating na pagsubok, kapag may dumadating na problema, huwag ka kagad nakakalimot. Huwag ka kagad bibitaw. Huwag ka kagad aayaw. Yung ginawa niyang maganda sa iyo noon, kaya niyang ulitin-ulit sa iyo. Yung ginawa niyang maganda sa iyo noon, kaya niyang ibigay ulit sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, na ang pamilya ninyo, na ang bansa natin, dumadaan sa matinding pagsubok, huwag kang makakalimot. Minsan isang araw, pinaginhawa ka ng Diyos. Binless kayo ng Diyos. Binago ka ng Diyos. Kaya ito ang dasal ulit natin ngayon. Sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, ito ang biyaya ng Easter. Huwag kang makakalimot. Huwag ka kagad aayaw at bibitaw. Maniwala ka na araw-araw, kayang ulitin ng Diyos ang ginawa niyang maganda sa iyo. Kayang ulitin ng Diyos ang binigay niyang mabuti sa iyo. Pero ang pakiusap niya, sana ikaw din, huwag kang makakalimot. Na sa bawat biyayang binibigay niya sa iyo, tinatawag ka rin niya na maging biyaya ng kapwa mo. Ito lagi kong pinapaalala, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Easter. Always have a grateful heart. Gratitude will always be the best attitude. And the best way to be grateful is to be generous. Isa lang ang pakiusap ng Diyos. Ipasa mo ang biyaya na tinatanggap mo. Araw-araw, huwag mong kalilimutan. Buhay ang Diyos, bubuhayin ka ng Diyos. Buhay ang Diyos, hinding-hindi ka makakalimutan ng Diyos. Amen. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya ng may ganap na tiwala. At ang ating pong itutugon, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Paskong muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon,
Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming maawain, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Bilang mga anak
ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. Hindi nakakalimot ang Diyos. Maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Ang katawan ni Kristo. Jesus ay ating Diyos.
kalakasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng aleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus. Ang labasan ng lahat. Panaginipin po na
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ni Kristong muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.